Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 23 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jose, chapter 13. Tapusin natin tong aklat ng Jose, guys, para bukas Joel na tayo. Ang pagkawasak ng Ephraim. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Jose chapter 13 verse 1, noong una kapag nagsalita si Ephraim, ang mga tao ay nanginginig sa takot sapagkat siya ay pinaparangalan sa Israel. Ngunit nagkasala siya at nahatulang mamatay dahil sa pagsamba kay Baal. Verse 2, hanggang ngayon ay patuloy sila sa paggawa ng kasalanan, tinutunaw ang mga pilak at ginagawang Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay sinasabi, maghandog kay rito at halikan ninyo ang mga goyang ito. Verse 3, kaya nga matutulad sila sa mga ulap sa umaga o sa hamog na madaling naglalaho, gaya ng ipa na inililipad ng hangin, gaya ng usok na tinatangay sa malayo. Verse 4, sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na inyong Diyos, ako ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto. Noon wala kayong ibang Diyos kundi ako at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Verse 5, kinalinga ko kayo sa ilang, sa lupaing tuyo at tigang. Verse 6, ngunit nang kayo'y mabusog ay naging palalo at kinalimutan na ninyo ako. Verse 7, kaya naman kayo'y lalapain kung gaya ng leon, gaya ng isang leopardong nag-aabang sa tabing daan. Verse 8, susunggaban ko kayo gaya ng usong inagawa ng anak. Lalapain ko kayo gaya ng isang leon, gaya ng paglapa ng isang hayop na mabangis. Verse 9, wawasakin kita, Israel, sino ang sasaklolo sa iyo? Verse 10, nasaan ngayon ang iyong hari na magliligtas sa iyo? Nasaan ang hari at ang mga pinunong sa akin ay hiningi mo? Verse 11, sa galit ko, sa inyo binigyan ko kayo ng mga hari at dahil din sa aking poot, sila'y inaalis ko. Verse 12, inilista ko ang ginagawang kalikuan ni Ephraim, tinatandaan ko mabuti para sa araw ng paniningil. Verse 13, ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan, si anak na Suwael at Mangmang. Jose chapter 13 verse 14, hindi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay, hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila, libingan, parusahan mo sila, wala na akong nalalabing awa sa kanila. Verse 15, bagaman siya'y lumagong gaya ng tambo, may darating na hangin mula kay Yahweh, ang hanging silangang nagbubuhat sa ilang, tutuyuin ang kanyang mga batis at aagawin ang kanyang yaman. Verse 16, mananagot ang Samaria sapagkat siya ay naghimagsik laban sa Diyos. Mamamatay sa tabak ang mga mamamayan niya, ipaghahampasan sa lupa ang kanyang mga sanggol at lalaslasin ang tiyan ng mga nagdadalang tao. Napaka-barbaric nito, guys. Oh. Lalaslasin talaga yung tiyan. Ay ba, buntis ka, diba? Yun, nilalaslas. Grabe. Ang pakiusap ni Jose sa Israel. Nandito na tayo sa chapter 14 ng Jose. Jose chapter 14 verse 1, manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Verse 2, dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh. Sabihin ninyo sa kanya, patawarin po ninyo kami. Kami iyong kahabagan, kami iyong tanggapin, maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Verse 3, hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo nila, hindi na namin tatawagin Diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila. Verse 4, sabi ni Yahweh, pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila nang walang katapusan sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Parang nagtampo lang si Father God, ano? Jose chapter 14 verse 5,
Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, mamumulaklak siyang gaya ng liryo at mag-uugat din siyang tulad ng cedar. Verse 6, kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimoyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Verse 7, magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Verse 8, Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan, ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong mga bunga. Verse 9, Hosea chapter 14 verse 9, Unawain ng matalino ang mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga paraanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumalakad, ngunit nadarapa ang mga masuwayin. So, bukas dito na tayo sa aklat ng Joel. Diba? Ang bilis pala natin natapos, guys. Hanggang chapter 14 lang kasi siya. Asa na yung ating pantanda? Bukas is 24. Tingnan ko lang yung panimula ng Joel, ha? Kakaunti ang alam natin tungkol kay Propeta Joel at hindi malinaw kung kailan siya nabuhay. Ngunit, marahil nasulat ang aklat na ito noong ikalima at ikaapat na siglo BC. So, hindi pa pala sigurado sila dito. Sa panahon ng pamamayanin ng imperyo ng Persia, inilarawan. Hindi daw kasi malinaw kung kailan siya nabuhay. Si Joel, guys. Inilarawan ni Joel ang nakahihindik na pananalakay ng mga balang at ang malubhang tagtuyot na nangyari sa Palestina. Sabi ko sa inyo, ang aklat ng ang Biblia, guys, is history na nga nila to. Ayan o. Sa mga pangyayaring ito ay nakikita niya ang palatandaan ng pagdating ng araw ni Yahweh. Ang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalungot sa kanyang matuwid na kalooban. Ipababatid ng propeta ang panawagan ni Yahweh. So, propeta si Joel, guys. Ipababatid ng propeta ang panawagan ni Yahweh sa mga tao upang magsisi at ang kanyang pangakong muling ibalik at pagpapalain ang kanyang bayan. Kapansin-pansin ang pangako ng Diyos na ipadadala niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao, lalaki at babae, bata at matanda. Oh. Tsaka napakaiksi ng Joel, oh. Basahin na natin. Nabasa ko na lang din yung ani. May oras pa naman ako, oh. Ay, huwag na, guys. Bukas na lang. Napaka-iksi ng Joel, guys. Hanggang chapter 3 lang. So, lagyan na natin ng tanda. 24 August 2024. Hanggang dito na lang, guys. Bye, everyone. God bless.